Perfecto. Mayroon siyang mga kahinaan at mga sandali ng kababaan katulad ng aking tinataglay. Subalit marami rin siyang taglay na mabubuting katangian kung kaya't siya'y naging natatangi sa akin. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, dahil nabigo kaming kilalanin ang iyong plano para sa aming buhay, bilang mag-asawa at ang aming mga papel at pagpapahalaga sa isa't isa bilang asawang lalaki at babae, hinayaan naming lamunin ng kalaban ang kapusukan o init ng kaloobang dala ng aming pag-ibig sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pagpapadala sa mga tukso, sa pagtutuunan ng pansin ang aming mga kahinaan at pagkukulang sa isa't isa, ako'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na sa puntong ito ng aking buhay ay tinuruan mo akong makilala na ako ay pinagmumulan ng sakit at pait ng kalooban ng aking asawa sa kabila ng katotohanan ng mahal ko siya. At sa pagkaunawa kong ito, hinihiling ko pong patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong nakapagdulot ng sakit ng kalooban sa kanya. Hilunin mo po ang mga sugat at alisin ang sakit na dinudulot ko sa kanya. Ibigay niyo po sa kanya ang biyaya na ako'y kanyang mapatawad. Tulungan mo po siyang makalimutan ang mga nakaraang kasalanang aking nagawa at bigyan mo po siya ng bagong pag-asa sa aking tapat na hangarin matumpasan ang kanyang pagmamahal at maibalik muli ang kanyang pagtitiwala sa akin. So, ang mga lalaki po ay sumunod po sa akin, sa aking dasal, nasabing sa aking asawa. So, repeat after me. Sa iyo, sa aking at sa iyo, aking asawa. At sa iyo, aking asawa. Ako'y buong puso humihingi ng tawad. Ibinibigay ko sa iyo ang aking salita. Ibinibigay ko sa iyo ang aking salita. Na ako'y magsusumikap. Na mahalin at igalang ka. Simula ngayon at sa mga araw na darating, tulungan nawa ako ng Diyos. So sa puntong ito ay hinihiling ko sa mga asawang babae na ipahayag niya ang kanyang, sa kanyang asawang lalaki ang kanyang tugon. Ang magiging tugon po ay mahal kita at pinatatawad kita. Mukhang nahila naman daw po. Pakisa, uli mo na po yung pinatawad kita. So by this point in time, my dear brothers and sisters, it's the other way around. Ang babae naman po ang maglalagay ng kanyang kamay sa balikat ng kanyang asawang lalaki. Panalanginan po papatawad ng asawang babae. Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng aking asawa. Pinasasalamatan kita sapagkat ipinauunawa ko sa akin ngayon na siya'y isang natataning biyayang kaloob mo sa akin. Tinatanggap ko na ako'y nag-alaga ng malalalim na sama ng loob sa kanya dahil sa maraming sakit ng kalooban na dinulot niya sa akin sa pagsasama namin bilang mag-asawa. Alam ko rin na nadaludan ko rin siya ng sakit ng kalooban dahil sa mga nagawa o nasabi kong masama laban sa kanya. Nauunawaan ko ngayon na ang kalaban ay naglagay ng belo sa aking mga mata na naging sanhi ng aking pagkabulag kung kaya't hindi ko nakita ang mga mabubuting ginagawa ng aking asawa sa akin at sa aming pamilya. Panginoon, alisin mo po ang belong ito upang makita ko at matanggap ang mga magagandang katangian ng aking asawa. Panginoon, tulungan mo po ang aking asawa na matanggap ang aking tapat na hangarin na maging mabuting asawang babae para sa kanya. Tulungan mo po siyang ako'y mapatawad sa maraming pagkakataon sa nakaraan na ako'y hindi naging makatwiran, hindi nakipag-usap sa kanya, naging abusado, hindi mapagmahal, at hindi mapag-alaga sa kanya. Alisin mo po ang mga sakit na ibinulot ng masasamang asal na aking ipinakita sa kanya. Sa
punto po ito. Mga sisters, sumunod po kayo sa panalangin aking sasabihin. Repeat after me. Sa iyo, aking asawa. Sa iyo, aking asawa. Pinatutunayan ko ang aking pag-ibig at katapatan. Patawarin mo ako. Patawarin mo. At sa aking mga kasalanan at pagkukulang sa iyo. At sa aking mga kasalanan. At naway panumbalikin mo muli ang iyong pag-ibig at katapatan sa akin. Sa punto naman po ito, mga brothers, kayo naman po, repeat after me, ang magiging tugon, mahal kita at pinatatawad kita. Mahal kita at pinatatawad kita. Okay, first part. Okay.